Buhay OFW ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation, EGI, E-Ganzon Incorporated, The Malaya Business Insight, The Manila Times, APG, International Aviation Academy Incorporated. Ayon sa tala ng Bangko Sentral noong nakaraang Abril, umabot na sa $2.2 billion ang remittances ng mga Pilipinong nagtatrabaho sa ibang bansa. Nahigitan na po ang $2 billion na naitala noong Marso. Umabot na sa $8.6 billion ang remittances mula Enero hanggang Abril ng kasalukuyang taon. Mas mataas na ng 5.1% sa naitala sa parehong mga buwan noong nakaraang taon. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako pong inyong kapatid, Marisa Dalmar. At ito ang Buhay OFW. Ngayong gabi, ihahatid namin sa inyo ang kwento na isang kapatid nating namasukan bilang household service worker sa abroad, pero nagsikap para maiangat ang kanyang antas bilang OFW. Ipapatikim namin sa inyo ang mga Arabic at Chinese food na inihanda ng ating Rotarian na kapatid na si Carmen Sita Uy ng WCU Development and Training Center. Ipapakilala namin kayo kay Angelo Garcia na nakatulong sa ating mga OFW para matupad ang kanilang pangarap na magkaroon ng sariling bahay. At ihahatid namin sa inyo ang kaganapan ng naganap na district handover ng Rotary International District 3830. Ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Buhay OFW. Muli na naman pong binigyang pagkilala ng mga kapatid natin mula sa Volunteers Against Crime and Corruption or VACC ang inyo pong lingkod at ang ating programang Buhay OFW. Award for Outstanding Television Program goes to Buhay OFW Action TV, Marisa Delmar. Buhay OFW, pangarap mo'y matutupad. Sa susunod na Sabado, ang highlights ng 17th founding anniversary ng Volunteers Against Crime and Corruption. Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation, Environment Solutions Flood Barriers, Flood Protection and Flood Management, EGI, E-Ganzon Incorporated, General Building and Engineering Construction Company, Poshum Global, The Green Company, Eco-Friendly Steel Frames, Southville International School and Colleges, EGI Resort and Hotel, Mactan, Lapu-Lapu, Cebu City. Miss Marites Galam, OFW from Singapore, 2014 Buhay OFW, Miss Citizen of the World. Nung makita mo yung $16,000 ba yun? O more than half a million, equivalent to half a million? More than 16,000 po, sir. At sinabi nung boss mo na this was a reward to you? Yes, sir. Sabi niya na huwag ko nang sabihin sa iba. Did you have any qualms in saying na, oh, sige na nga, akin na to because my family needs it? Hindi po, sir. Kasi unang-una, kaya po ako nag-abroad.
Alam ko po kung gaano kahirap dahil po meron kaming maliit na negosyo at nalugi hanggang sa magka-loan po kami. At ang iniisip ko po nung una na, unang anong makita ko po yung pera, ang iniisip ko po isang empleyado, kasi minsan sa amin po bilang cashier o bilang manager o cashier, si kami nag-handle ng pera at saka yung wallet lumang-luma. So ang iniisip ko, kawawa naman yung taong nakawala. You have become very popular in Singapore and you were featured in so many newspapers. Yes, did it change you? Yes, sir. Actually, hindi lang po ako. Dahil pati na rin yung ibang kapwa ko Pilipino nung time na yon, masyadong, hindi naman po lahat, pero hindi nyo maiiwasan na may mga taong racist, lalo na sa mga Pilipino. At nung nangyari ho yung pagkakataon na yon, naging masaya naman po ako kasi yung ibang Pilipino lumapit sa akin at nagpapasalamat. Salamat kahit papano, maiaangat ko yung pangalan natin. Bukas na po ang nominasyon para sa Buhay OFW, Mr. and Miss Citizens of the World 2015. Pangarap mo'y matutupan, sa iyong pagsisikap ang araw ay sisi. Sa puso't kalooban, ikaw ay aalis at sila'y iiwan. Sa ibang bansa maninirahan nang makamit pangarap na inaasam. Buhay OFW, pangarap mo'y matutupad, sa iyong pagsisikap ang araw ay sisikat. Buhay OFW, bayani ka na totoo. It is only with the heart that one can see rightly. What is essential is invisible to the eye. Sa huling pagkakataon sa ilalim ng pamumuno ng mahal nating governor at ngayon ay kinikilala bilang PDG Angelito Lito Colona, nagsama-sama na naman po ang lahat ng clubs ng Rotary International District 3830 para sa isang memorable na handover ceremony. Pinasimula ng programa ng Traditional Processional of Dignitaries. Nang ang mga minimiti ay makamta. Buhay OFW, pangarap mo'y matutupad, sa iyong pagsisikap ang araw ay sisikat. Buhay OFW, layani ka na totoo, dapat ang purihin ng bawat katulad ko. Sinundan ng valedictory address ni Best Governor Angelito Colona at presentation of Leadership Award. I would like to congratulate incoming world-class Governor Pebs Bengzon and his team of world-class presidents as they prepare to take over the mantle of leadership in District 3830 for Rotary Year 2015-2016. It is truly a magnificent display of engagement through Rotary that magnifies the involvement of Rotarians to promote service in pursuit of this year's incoming Rotary International Team, Be a Gift to the World. To all of you, incoming presidents and district officers who will be led by incoming Governor Pebs, I must say it is going to be
a very rewarding experience. Matapos ang isang taong napaka-productive na paglilingkod, ay inilipat na po ni Best Governor Colonna ang pagiging governor ng Rotary International District 3830 sa ating world-class governor, Jose Bengzon III or Governor Peps Bengzon. As District Governor of District 3830 for Rotary Year 2015-2016, I hereby accept this metal gavel that symbolizes the authority of the District Governor and all the responsibilities that we have. Ipinakilala ang mga world-class presidents na kinabibilangan ng world-class president ng Rotary Club of Makati Nielsen, world-class president Ryan Sefiani. Minamahal, isusugal lang buhay ko, kailangan ng mga minimiti ay makamta. Hi, OFW, pangarap mo'y matutupan. Sa iyong pagsisikap, ang araw ay sisikat. Buhay, OFW, bayani ka na. Totoo, dapat purihin ng bawat katulad. Best President ng Rotary Club of Makati Nielsen, it's an honor on my part to hand over my baton to our world-class President, Mr. Ryan Sefiani. Makakasigurado po ako na nasa mabuting kamay ang kuponan ng Rotary Club of Makati Nielsen at may pagpapatuloy po ang magagandang proyekto na ating pinasimulan. To our world-class Governor Jose Bengzon III, and to the new world-class presidents of Rotary International, District 3830, good luck po sa ating term. Makakaasa po kayo sa patuloy na suporta ng Rotary Club of Makati Nielsen at ng inyo pong lingkod at ng ating Buhay OFW. Mabuhay po ang world-class team! And more power to you! Muli na naman pong binigyang pagkilala ng mga kapatid natin mula sa Volunteers Against Crime and Corruption or VACC ang inyo pong lingkod at ang ating programang Buhay OFW. Award for Outstanding Television Program goes to Buhay OFW Action TV, Marisa Del Mar. Buhay OFW, pangarap mo'y matutupan. Congratulations din po sa ating kapatid na si Martin Andanar para sa kanyang programang Crime Classic. Sa susunod na Sabado, ang highlights ng 17th founding anniversary ng Volunteers Against Crime and Corruption. Sa susunod na Buhay OFW,
paano naka-impluwensya sa anak ng isang OFW ang sipag at determinasyon ng kanyang OFW parents? Ano ang mga kwentong OFW na ibabahagi sa atin ng mga miyembro ng OFW Family Circle at Club Taguig Chapter? At samahan niyo po kami sa pagtanggap ng karangalan mula sa mga kapatid natin sa VACC or Volunteers Against Crime and Corruption. Ang mga kwento sa susunod na Buhay OFW. Buhay OFW. Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng West Insula Condominium, a Fukuidan capsule, look young, live longer, a gift of health from the sea. The Malaya Business Insight. EGI Pamuli Dawen Hotel, Lawag City. Mr. Andy Manarpies, OFW from Saudi Arabia. 2014, Mr. Citizen of the World. Kayo po ay isang professional. Ano ang mai-advise nyo sa mga professionals para maging successful, hindi lamang maging OFW o magtrabaho man dito sa ating bansa? Ang ginawa ng EPO, inatasan po ako na mag-seminar para magturo sa mga existing na mga faculty. At ang tema, paano ko daw nagawa na maging outstanding faculty. Sabi ko, maging makatotohanan ka lang, magpakita ka ng magandang example sa mga estudyante, kasi ikaw yung pangalawang magulang. So, yun po ang isang dahilan para makuha mo ang respeto ng isang nag-aaral. By example, yun po ang aking pamantayan. Maraming salamat. Bukas na po ang nominasyon para sa Buhay OFW, Mr. and Miss Citizens of the World 2015. Handa kang magpaalipin sa ibang bahay. Magandang gabi po sa buong Pilipinas at welcome po sa Buhay OFW. Binabati po natin ang mga kapatid natin sa Saudi Arabia, sa United Arab Emirates, Italy, Guam, USA, Canada, Malaysia, Singapore, sa inyo pong lahat, magandang gabi. Makakasama po natin ngayon si Chef Lilibet Francisco at aalamin natin kung anong naging buhay niya sa pagiging OFW. Kapatid Chef Lilibet, ano ang buhay mo bago ka naging OFW sa Middle East? Actually, isang single parent ako. Then, nagsikap talaga akong mag-abroad kasi sa hirap ng buhay. Okay. Anong trabaho mo bago ka naging OFW? Nagtatanim ng palay. Kasi okay, nasa probinsya kami, nagtatanim ng palay, nagbubukid. Ngayon, syempre, medyo mahirap, nag-abroad. Ano yung unang trabaho mo sa pag-abroad mo? Ay, okay. Nag-domestic helper po ako doon. Sa Saudi Arabia? Hindi po, sa UAE. Sa UAE, okay. Nag-domestic helper ka ng gano'ng katagal? Almost 8 years. 8 years. In one employer lang in po. In one employer. Are they maganda? Nagustuhan ka ng employer mo? Okay. Nung naging household service worker ka sa UAE, ano naging buhay mo doon? Medyo okay naman siya kasi yung employer ko, mga educated naman sila. Sa London sila actually nag-aaral. Okay. So, doon ka ba natuto na magluto ng mga Arabic food? Oh, actually, andoon talaga. Tinuruan ka nila? Tinuruan ako ng chef rin nila na okay. Bangladesh. Okay. Then, in-upgrade ko na lang yon hanggang natuto, hanggang umalis na yung... Yung dating yung, chef nila? Oo, ako na ang pinalit. Ikaw na ipinalit. Naging 4 na taon akong naging cook sa kanila. Ah, oh, okay. Doon sa 8 taon mo, doon sa UAE, wala ka ng ibang naging trabaho doon? Doon na lang wala. Sa isang amo mo? Wala. Okay. Tatanungin naman kita, sa pagtatrabaho mo sa abroad, ano ang mga natutunan mo dito? Yung natutunan ko, yung mga culture nila, number one yon na kailangan rin nating sundin. Okay. Kagaya ng anong kultura natutunan mo sa mga Arabo? Katulad nung mga pagdadasal nila. Pagdadasal ng ilang beses isang oo, araw. 5 times a day. Ganon. Oo, 5 times a day. Oo. Tapos yung mga pagkain nila, natuto ka. Pagkain talaga nila, number one, na kailangan kong matuto. Kasi pag
iniisip ko, pag andito na ako sa Pilipinas, magagamit ko siya. Tama. So ngayon, siyempre nakawalong taon ka na, bumalik ka ng Pilipinas. Ano ngayon ang trabaho mo dito sa Pilipinas? Nung bumalik ako ng Pilipinas, nagtrabaho ako sa isang Arabic restaurant sa Mabini. Tsaka nagustuhan rin naman ako ng madam ko. Naging nakawalong taon rin po ako sa kanila. Ah, ngayon, walong taon ka ngayon? Oo, sa kanila. So, chef ko ka na ng isang Arabic restaurant. Mm-hmm. Ngayon naman, nandudun ka pa rin ba sa restaurant na yon? O iba na ang trabaho mo ngayon? Wala na po ako doon. Wala ka na? Nasaan ka na ngayon? Nag-upgrade ulit ako. Oh, dahil, promotion na naman. Oh, dahil okay. Gusto kong matutunan makapag-improve. Rin ang, Nakapasok po ako sa Iraq Embassy. Okay. Ngayon, nag 2 years na po ako. Okay, so ngayon si kapatid, si ating chef Lilibet Francisco ay nagtatrabaho ngayon sa Iraq Embassy, sa ating ambassador ng Iraq, at siya naman po ngayon ang chef cook. Ayan, nako, ang ganda-ganda. So ngayon, enjoy ka ba sa buhay mo ngayon? Kasi dollars na ngayon ang kinikita mo sa Iraq Embassy, di ba? Nakakapag-ipon ka ba? Medyo. Ilan ang anak mo? 3 po. 3, okay. So ngayon, syempre, libre ka ngayon kasi nandito ka ngayon sa Buhay OFW. We would like to congratulate you, kapatid Lilibet. Thank Chef you. Lilibet, dahil sa simula na, isang domestic helper, nag-grow ka na nag-grow ngayon, isa ng chef cook. Chef na siya talaga in the real sense of the word, hindi lang basta-basta sa Iraq Embassy pa. Congratulations, you, kapatid madam. Chef Lilibet. Ayan mga kapatid, nakita niyo naman po mga kapatid kung ano ang naging buhay ni Chef Lilibet bago siya naging chef. Ngayon, dapat tularan natin, magbabalik po ang Buhay OFW. Muli na naman pong binigyan pagkilala ng mga kapatid natin mula sa Volunteers Against Crime and Corruption or VACC ang inyo pong lingkod at ang ating programang Buhay OFW. Award for Outstanding Television Program goes to Buhay OFW Action TV Marisa Delmar. Buhay OFW Panarap mo'y matutupad. Sa susunod na Sabado, ang highlights ng 17th founding anniversary ng Volunteers Against Crime and Corruption. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation, Environment Solutions, Flood Barriers, Flood Protection, Flood Management, Pashum Global, The Green Company, Eco-Friendly Steel Frames, The Manila Times, Drive It, EIFS Systems, As Green As It Gets, EGI, Albergo Di Feroca Hotel, Baguio City, Where Every Day Is a Holiday, APG, International Aviation Academy Incorporated. Miss Remedios Perona, 2013 Buhay OFW, Miss Citizen of the World. Ano ba po ang nais ninyong makamit sa inyong buhay? Palagay ko po, wala na akong mahihiling pa sa Panginoon kasi binigay niya pong lahat sa akin ito. Ang akin na lang pong hiling sa Kanya ay magkaroon ako ng malakas na pangatawan at courage to face all my trials kasi lately lang po namatay ang aking ina. So bilang ate, I have to be strong for them. Maraming salamat po. Maraming pong salamat, kapatid Remedios Perona. Thank you very much po. Bukas na po ang nominasyon para sa Buhay OFW, Mr. and Miss Citizens of the World 2015. Ay sisikat, Buhay OFW. Welcome back po sa Buhay OFW. Ipapakita natin ngayon kung paano ginawa nating napakasarap na Arabic food para matuto po ang mga kapatid nating OFW. Kukumustahin natin at aalamin natin mula po sa founder at presidente ng WCU Training Services, wala pong iba kundi si kapatid Carmencita Uy.
Mare, kapatid Carmen, i-introduce mo, ano ba tong Arabic food na ito? Oh, masarap ito, sister. Uh-huh. Talagang, Sister Marisa, talagang ito ay talagang mayroong healthy na salads, which is na na-prepare namin ni Chef Lilibet. Uh-huh. Si Chef Lilibet po ay isa pong OFW na talagang very successful ngayon. Mm-hmm. Which is ito po ay pinaghirapan po namin. Na umpisa ito, umaga ha? Mulat umaga. Dahil ang isang ingredients po nito ay talagang mahirap. Mm-hmm. Talagang anuhin. Mm-hmm. Tapos ang preparation, lahat-lahat po. Pero masarap po ito. Talagang very healthy foods po. Ang Arabic food. So meaning to say, nako mga kaibigan natin, mga taga-embassy of Saudi Arabia of course, mga kapatid, nandito na naman po tayo para matikman natin ang pagkain ng Arabic. Ngayon naman, kapatid, paano ka ba natutong nagkahilig dito sa Arabic food, kapatid Carmen? Kailan ka nagkahilig? Oh, talagang inano ko talaga to, inalam ko talaga to, sister. Kasi, alam mo, gusto ko din makatulong sa mga OFW na pupunta sa mga Middle East na kailangan marunong silang mag-prepare ng itong klaseng pagkain, hindi lang Filipino foods, Chinese foods. So, kailangan, kasi nagpunta ako din ng Dubai, talagang inalam ko talaga kung anong klaseng pagkain. Kasi palaging sinasabi ng mga trainees na pagbalik, ma'am, kumain lang kami, ma'am, ng tinapay doon. Uh-huh. Talagang tradisyon nila talaga, yes, na may tinapay talaga. Tinapay, pagkain, talagang marami sila. Pero, syempre, nayo sila sa tinapay. So, mayroon dyan, may tinapay, mayroong manok sa loob. So, talagang... Kompleto, Ricardo. So, kaya, inalam ko talaga yan para matutunan ko din at maituro din natin. Na-share din natin. Oo, at nagpapasalamat din ako kay Chef Lilibet. Talagang hindi niya talaga ako inayawan na pag ano, talaga kahit anong busy niya. So ito na po yung aming pinaghirapan. Ayun naman, maraming salamat kapatid Carmen. Tatanungin naman natin ngayon ang ating si Chef Lilibet Francisco at syempre in-import pa natin siya sa Embassy of Iraq. Ambassador, how are you? Ngayon, kapatid Lilibet. Ayan, sir. Huwag kang mag-alala. Libre ka muna ngayon. Okay. Kapatid Lilibet, explain mo nga sa amin, paano ba ginawa itong Arabic food na to? Umpisahan natin dito. Anong klaseng dish ito? Ito po, tinatawag naming biryani chicken. Biryani chicken, okay. Makakagawa rin tayo nito ng lamb, uh-huh, or goat meat, uh-huh, or fish. Uh-huh. Then, rice niya is basmati rice, came from Saudi. From Saudi Arabia. Yes. Authentic, bongga. Ibig sabihin, Maring Carmen, authentic ang rice, yes, na ginamit. Kaya talaga, okay, mahirap talaga pag nag-learn ka ng cooking. Kasi okay, talagang ingredients dapat genuine. So, explain mo uli. So, ito yung pwedeng lamb, pwedeng fish, pwedeng chicken. Tapos maraming mga raisin, tapos may egg. May mga nuts siya sa taas. Mm-hmm. Then, choices lang kung lagyan mo siya ng egg. Kasi minsan gusto rin naman ng iba na egg. Ganon. Okay. Tapos, yung ingredients niya, mga may 7 spices, tapos may konting ano lang, turmeric para magdilaw siya. I see. Ayun yung spices. Mahilig kasi ang mga Arabo natin, ang mga Arabic food, parating may mga spices. Okay, ito naman, anong klaseng salad to, Chef Lilibet? Ito siya, may macaroni, and then vegetables. Okay. Tsaka pwede natin siyang masabing healthy kasi olive oil lang siya. Ayun. With konting vinegar. Uh-huh. May olives rin siya, tsaka light cheese lang po ang nilalagay ayan natin. Ayan, ano yung mga kailangan para sa atin, Marie Carmen, ang mga healthy food. Para maging sexy tayo. Okay, tsaka, ito naman. Ito, itong shawarma. Shawarma, ako, favorite natin yan. Okay. Pwede rin tayong gumawa ito ng beef. Uh-huh. Pwede rin tayong chicken. Alright. Then, ang pinakaano niya, sauce lang siya na garlic sauce at saka yung yogurt. Red chili. Red chili. Ito, ay nako. Marinated rin siya. Marinated. Ito kasing red chili. Ito ang bonggam-bongga sa tawag niya sa Arabic. Tawag nito, ma'am, sa Arabic is dakus. Dakus. Okay. Alright. Ano naman to? Pagka-berde-berde na ito na may tomato. Ito siya ay tawag dito, tabula. Ayun. Tabola. Parsley siya. Okay. Tapos may raming onion, white, and tomato, tapos olive oil rin siya, and calamansi juice lang siya. Ito yung parang pinaka-side dish nila. Yung parang pang-salad-salad nating side dish. Appetizer. Ano? Appetizer, correct. Ito namang noodles. Ito mahilig ang Pinoy, Arabo, kahit sino mahilig sa noodles.
Anong Chinese noodles natin? Ito ang Chinese cook. Chinese cook na ang nagluto ay si Maring Carmen. Explain, Maring Carmen, ano ang noodles? So, ang noodles po ay ito po ay tradisyon na kinakain po ng mga Chinese. Okay? So, talagang pinaghirapan ko din po. Of course, umaga-umaga. Masarap, okay? So, ang Chinese po ay talagang mahilig sa noodles. Noodle soup or either dry noodles. So, ito po ay talaga pong ano, long life, long life tayo nito. Okay. Itong Australian salad mo, paki-explain. Okay, ito po yung Australian salad kasi I work in Singapore. Mm-hmm. So, and I always visit to Singapore. Salad. Yes, oo. So, ito po ay healthy po ito na food. Okay, so talagang may pineapple. Yes, may pineapple, may lime, may bitter gourd. So, pwede kang mag-ano, may apple. So, it depends on you how you will going to mix sa iba-ibang ingredients nito. And this is very good in our health. Ayun. Kailangan naman matikman natin ito. Tingnan natin at husgahan natin kung gaano kasarap itong Arabic food na prepare ni Chef Lilibet at ang Chinese food na prepare naman ni kapatid Carmen. O ayan, hakin na yung isang tinidor. Tikman natin. O, samahan nyo na ako dito. Ako lang ba, tikim? O sige. Okay. Tikman natin. Okay, ha? Ano pa lang to, ha? Ano pa lang yan? Tikim pa lang yan, ha? In fairness, masarap. Thank you. Very good. Mga kapatid, magbabalik po ang Buhay OFW. Muli na naman pong binigyang pagkilala ng mga kapatid natin mula sa Volunteers Against Crime and Corruption or VACC ang inyo pong lingkod at ang ating programang Buhay OFW. Award for Outstanding Television Program goes to Buhay OFW Action TV, Marisa Delpan. Buhay OFW, pangarap mo'y matutupad. Congratulations din po sa ating kapatid na si Martin Andanar para sa kanyang programang Crime Classic. Sa susunod na Sabado, ang highlights ng 17th founding anniversary ng Volunteers Against Crime and Corruption. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation, Drive It, EIFS Systems, As Green As It Gets, A Fucoidan Capsule, Look Young, Live Longer, A Gift of Health from the Sea, Southville International School and Colleges. Mr. Leonor Gile, 2013, Buhay OFW, Mr. Citizen of the World. Kapatid Leonor, ano po ang masasabi nating pinaka-napakagandang maibabahagi nyo sa ating mga OFW na talagang gusto at nais magtrabaho sa abroad? Kailangan po ng OFW matatag, masipag sa lahat, lalo na sa kanilang employer. Marami pong salamat, Tatay Leonor. Bukas na po ang nominasyon para sa Buhay OFW, Mr. and Miss Citizens of the World 2015. Taong 2008 na magsimulang magbenta ng mga property si Angelo Garcia sa mga kababayan natin na nakabase sa ibang bansa. Yung family friend namin, in-invite ako for seminar. Tapos I passed the seminar, tapos na-discover ako nung pinaka big boss. Tapos parang short interview lang sa akin. Nung short interview ako, napasa ko siya. So yun, naging part ako nung team nila. Tapos siya ng kursong marketing. I'm into sales talaga. So yun talaga yung gusto kong gawin, magbenta na magbenta. Naalala pa ni Angelo nung first time siyang nakabenta sa isang Pinay na may asawang British. Siya na yung una kong target na bentahan. Actually, di ko siya totally target. Parang naging close ko siya na kaibigan. So, hindi ko rin in-expect na bibili siya sa akin. So, yun, bumili siya sa akin.
So nanganak na yung connection ko hanggang sa pabalik-balik na ako sa iba-ibang bansa. Sa klase ng trabaho ni Angelo, marami siyang nakilalang mga OFWs. Mahirap yung trabaho nila actually sa abroad, sobrang hirap. Pero kapag nabigyan mo sila ng parang nabigyan mo sila ng chance na kung saan nila dadalhin yung pera nila na pinaghirapan nila, tapos mababalitaan nila na soon na magkakaroon ako ng property. Kumbaga yung tagal nila sa abroad, kasi makikita mo na ano na sila eh, almost 10 years, minsan yung iba nga 15 years, yung iba nga halos hindi na umalis doon, halos nag-TNT na yung iba para lang makapagpadala ng pera sa family. So sila naman, nung time na inalok ko sila ng property, ginanahan sila para, ay oo nga, tama ka dyan na yung pinaghirapan namin, makikinabang yung family namin. At the same time, lifetime na siyang sa amin, lifetime owner, na tumataas yung value ng binili nila. Ayon kay Angelo, 70% ng kanyang client abroad ay mga OFWs. Sa experience ko sa OFW, mabilis din sa kanila magdesisyon kasi karamihan din, bukod sa expat wife na may mga potential na talagang bumili, sila mas ganado naman sila. Kaya nga lang, mas inspirational yung payments na pagbabayad nila. Kasi pinaghirapan nila yun eh. Talagang kitang-kita ko naman na may mga crew, may mga waiters, mga ganun ang trabaho nila. Iba, maids. Pero afford nilang bumili ng properties. Hindi malilimutan ni Angelo ang kanyang karanasan noong una siya nakapagbenta ng property sa isang household service worker na nagtatrabaho sa Singapore. Yung sinamahan ko yung OFW, naiyak siya kasi talagang hindi niya expect na yung binenta ko sa kanya ganun kaganda. Ang sabi niya, akala ko mayayaman lang ang kayang bumili nito. Hindi ko expect na ako bilang OFW ay nakabili ako ng ganito kagandang property. Na nagpapasalamat ako sa iyo dahil kung hindi dahil sa iyo, hindi mo ako makukonvince to buy this kind of property na hindi ko in-expect na itong million na to ay nabayaran ko ng ganong presyo lang na parang installment. Pero kaya sobrang yung mga anak niya umiiyak sa sobrang tuwa, hindi sa sobrang lungkot. Umiyak sila na napakasaya. Kasi bilang ahente nila, parang flattered din ako na wow, ako yung nakapagpangiti sa mga anak niya na ilang taon niya hindi nakita pero noon time na tinanabel ko sila dun sa property na nabili lang mami nila. Yun, sobrang din, sobrang saya ko. Simula noon, naging inspirasyon na para kay Angelo ang maging instrumento para sa katuparan ng pangarap ng ating mga OFWs na magkaroon ng sariling bahay. Lalo ako na-inspired na mag-tour at bentahan ng iba pang OFWs kasi same thing lang yung nakita ko na sabi ko, kung yung isang tao nga napasaya ko, what more yung iba? Kasi I'm not into commission. Sabihin na natin, we do selling because of the commission. Pero kasi nag-e-enjoy ako to help other people na Filipino din na nagpapakahirap kasi iba hindi naman nakikita yung hirap nila eh. So ako, isang ahente na nagsimula din sa scratch na naging booming. So parang gusto ko din i-share sa kanila na at ipamukha na ito yung pinaghirapan nyo na pwede nyo ditong i-invest in a right decision. Sa susunod na Buhay OFW, paano naka-impluensya sa anak ng isang OFW ang sipag at determinasyon ng kanyang OFW parents? Ano ang mga kwentong OFW na ibabahagi sa atin ng mga miyembro ng OFW Family Circle at Club Taguig Chapter? At samahan niyo po kami sa pagtanggap ng karangalan mula sa mga kapatid natin sa VACC or Volunteers Against Crime and Corruption. Ang mga kwento sa susunod na Buhay OFW. Ang Buhay OFW po ay handang magbigay impormasyon, tulong at serbisyo anumang oras, anumang araw. Ako po ang inyong kapatid na handang maglingkod, Marisa Del Mar. Kakampi, kaibigan at kapatid ng mga manggagawang Pilipino sa buong mundo. Ito ang Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay inihatid sa inyo ng San Miguel Corporation, Drive-It Wall Cladding System, as green as it gets, South Insula Condominium, Beauty and Intelligence, Southville International School and Colleges, the Malaya Business Insight, APG International Aviation Academy Incorporated.
alipin sa ibang bayan. Ito ay alang-alang sa minamahal. Isusugal lang buhay ko kailangan ng ang mga minimahal.